So guys, welcome back to my YouTube channel. Magvi-video ulit ako. And after how many years, magvi-video ulit ako. Mag-post ulit ako ng mga videos, kung anong mga ginagawa ko sa buhay ko lately. And then, yung mga pinupuntahan ko, activities ko, work ko, yung mga ganun na bagay. So ngayon guys, mag-prepare ako ng gamit ko, yung susuotin ko kasi mag-trail kami mamaya. Nagising ako ng maaga ngayon. Kasi susundin ko yung girlfriend ko sa bahay nila. And ayusin ko lang yung mga gamit ko kasi open yung park. I think sa, no, 8:30 pinaka-earliest nila na opening. So, ang pupuntahan namin na trail, ang tawag sa trail na yun is Rattlesnake Point. Kaka-search ko lang. Kasi yung girlfriend ko yung nakahanap sa internet noon. And explain ko lang. Mura to yung nahanap niya kasi it's about 11 bucks per person kasama na yung bayad ng parking doon. Kasi dito sa Canada, walang libreng parking. Unlike sa Pilipinas, makapag-park ka kahit saan lang, libre, di ba? Dito sa Canada, kahit saan, may bayad. So, mura tong trail na park na nakita ng girlfriend ko and nag-interest rin ako kasi ang tagal na rin, it's been 2 years. It's been years na hindi ako nakapag-trail or hiking. I think once or twice lang ako nakatry sa Pilipinas and then hindi na nasundan. Yeah, yun yung pagkakalam ko. So, come on guys, pipili ako ng damit, sama kayo. Punta tayo sa walk-in closet ko kung saan yung mga damit ko. So, papakita ko sa inyo. Yung pupuntahan namin kung saan kami magpapark, ang Rattlesnake Point. Pero pagdating mo doon, may tatlong klase pala ng trail. So, hindi ko alam kung ito yun. Pero, papakita ko sa inyo. Ayan. So, I think ito yun, mga yun. Yung tatlong trail. So, ito yung parang main. Yung pupuntahan namin sa walk-in closet ko. So, yan yung mga damit. Ayan. Sorry, medyo madumi. So, mamimili tayo ng susuotin. Ito. Pang trail to eh. So, ito gagamitin natin. Or meron pa akong isa doon, Solomon's. White and violet. So, either or. Ito or yun. So, sotin natin. Medyo magulo. Pasensya na. Hindi pa ako nakakaayos ng gamit. So, yan. Ito. So, susotin natin. Yan. And then, hahanap pa tayo ng iba kung anong pwede. So guys, ito na yung susuotin ko. Siyempre, yan lang muna. Jogging pants, sweatshirt, yung sapatos natin doon. And kailangan na natin umalis kasi mali-late na tayo. Pag hindi pa tayo umalis ngayon, susundin pa natin girlfriend ko. And it's 45 to 50 minutes away yung travel, so we need to go. Medyo late na kami. Siyempre, dapat on time pero mali-late kami for 6 minutes lang naman. And on the way na kami doon. And tsaka ako na-explain yung lugar na pupuntahan namin mamaya habang naglalakad kami. Siyempre, nag-drive kami ngayon, safety. So, maglalagay lang ako ng mga unting videos ng papunta doon. So dito makikita nyo, paglabas ko, ang baho talaga ng CR. So guys, nandito na kami. Just checking the map. Ano babe, saan tayo mag-start? Here? Ha? Huh? Over here. So ito yung buong trail. Mahaba-haba yan. Okay, let's go. Yan yung mga pupuntahan namin. Saan tayo mag-start, babe?
No, yung susunod nung natin is nasa Gawayat Canyon Trail. Yan. So, ito po yung trail. Ito yung map ng trail. Meron na kami sa phone. And then yung mga makikita mo. Ito yung mga makikita mo. Beware. Sorry na kasi cinematic kasi. So, beware. Cliff ahead. Let's go. Ito. Help stop spread of it. Okay, let's go guys, start. Yan, naka, syempre, sa bawat labas namin, pag may hike or walking, ako lagi ang may dala ng, yung may dala, backpack na pink. So, papakita ko na sa inyo. Yan. Start pa lang to ng trail. Marami pa, medyo malayo-layo. Tatlong trail to build, di ba? Tatlo, okay. Dito, naka-off pala yung mic ko. Chine-check namin kung saan kami magsa-start and kung nasaan na kami banda. Hindi ko na malayan, naka-off pala yung mic ko. Ayan, dito na tayo sa may... ano? Rock climbing something. Ito yung view, guys. Mapakita namin sa inyo. Let's go! Ayan, guys. Ito na yung view. Hindi masyado makita, bro. Okay. Okay, let's go. So guys, nandito na tayo sa may view. Unang view. Ito. Sabi, caution, people below, do not throw anything on the cliff kasi nandito yung mga tao minsan pag nag-rock climbing sila. Diyan. And this is the view. First view. Ito, guys. Ganito magpa. Ito, bida-bida tayo. Muntik tayo madulas at madapa dyan. Kala ko kasi makapag-slide ako eh. Hindi naman pala. Warning! Okay? Huwag tayo masyado lumapit dahil pwede tayong mahulog. Yan. Okay. Ah. Wow! Nice. Look! Babe, meron dito yung ano, you know, yung mga bakal na pinagkakabitan ng mga nag-rock climbing. See? Yan, isa. Dito nga nag-alis na ako ng jacket kasi medyo mainit na. Pinagpapawisan na ako dito. Kaya yan. Oh, yun nga guys. Nakaabot na tayo sa may... Hindi pa gitna to ah. Parang yung may ano lang. View. Rock. Dito yung sa may rock climbing ulit. So, pakita ko sa inyo yung view. Para makita nyo rin. Nag-alis na rin ako ng jacket kasi sobrang, hindi naman sobrang init, pero mainit na. Kaya naka-anan lang ako, sweatshirt. So, papakita sa inyo yung view dito. Wow! Wala pa tayo sa kalahati ng trail. Okay. At dito naman, nasa kalagitnaan na kami ng trail. And medyo pagod na rin. Pero masaya. Guys, medyo kapagod na. Pakalahati na rin kami. Kita nyo naman. Medyo mabato. Then. Yeah. So, yan. Yung orange na yan,
yan yung dapat susundan mo para makaabot ka dun sa trail na pupuntahan namin. So medyo malayo pa. And ito naman yung matandang nakilala namin na ipagkwentuhan siya sa amin. And sa part na to, dito na magsa-start yung mga mababato and pa-uphill halos lahat. Medyo mahirap tong part na to kasi mabato na and pataas na lahat. Sabi mo, babe. Okay, let's go. Papakita ko sa inyo. Yan, so ano bang nakalagay dito? Masahin natin. Great wolves, blah blah blah. Grey wolves are often found in the mixed forest habitats. There are keystone species that have, whoa, what up, and that one is a butterfly. So I think malapit na tayo sa lake. Yun yung goal namin. After makapunta sa lake, dun sa other side, yun yung parang may parang exhibit or something na makikita mo. So tingnan natin, medyo malapit na siguro tayo sa lake. Okay, may upuan. See? Yan yung sunod namin, yung mga arrows. Yan. Crawford Lake Trail. At pagod na. Siyempre. Ano itong isa? Check natin. Birds. Ano sabi? Species at risk. So, yan. Puno dito ng hayop. So, upo muna kami para mag-snack. Amoy ng kiligili mo. Pahinga mo. Pahinga muna tayo dito. Panis. So, lalagay. So, makikita nyo maraming taong dadaan. Papunta silang lake. Kami nagpahinga muna kami. Sinasabi nga nila, yung banana daw na bata. Ah, nakon yan. Diba? Naka-on, naka-green. Naka-pindot ko eh. Wala. Yeah. Same texture yung una. Una nating harvest. Dito nga, nagpahinga muna kami. And nag-snack kami. Ayan yung baon namin. Pinapakita ko nga dyan yung mais. Yan yung tanim namin. Yung mga unang harvest, pangalawang harvest. Yan yung binaon namin. So, guys, ito yung snack namin. Corn, egg, and we have chocolates and water sa bag. Ayun nga guys, nung kinakain namin na corn, tanim namin to. Nakailang harvest tayo, babe? Pang-apat na ata na harvest to, yung corn. So, balak namin every summer. Ayusin namin yung sa backyard, magtatanim ka ng corn, beans, kamatis, lettuce, ano na, di ba? Ayan, cucumber. So, nagpapahinga lang kami dito. Tago pa. Okay. Napakita ko lang naman yung view. I think malabo, no? Sa tingin mo. So, nagre-rest lang kami. After mag-rest, diretso lang kami ulit sa ruta namin sa lake. And then, after sa lake, ano yung isa? Yung visitor center. Visitor center, yun yung after dito, punta kayo visitor center. Guys, so ito naman isa. Ang tawag dito? Jefferson Salamander. Or? Ano daw? Ogika Danangewe Salamander. Hindi ko mabigkas, guys. Yan siya. Okay, balik tayo sa ruta natin. Yeah. Na tayong lake na talaga. Lake na talaga. Nagpahinga lang kumakain ng lake. Let's go. Oh, no, it's okay. And dito naman, umilag yung nagpipicture kasi
Naiya siya kasi akala niya binivideoan ko sila. Pero yung binivideoan ko pala yung ano, yung statwa doon tsaka yung sign. No. Ganda yun eh. Ano? Eastern milk snake. So it means meron dito nito. Babe, so ilang, sabi mo ilang kilometers to? Ito, yung trail? Yung total na kilometers niya? 9.4. So guys, yung buo, lahat papunta pabalik is, I think 9.4. Yeah, pero pumunta pa tayo sa isang trail. So, probably mga 10 na. Maka 10 kami after, siguro 10 kilometers after nito. Oh, okay. And ito yung mga view. Can we go? Sure. Ano ba Mikey? Wala naman. Ito. Stars in the soil. And ito. Punta dun sa trail. Ano naman ito? Meet the Crawfords. So, itong pinapakita ko kanina doon, yun yung history ng lugar. Kung sino yung may-ari ng lugar na to bago nila ibinenta sa government yung place para ma-preserve yung lake. Can you see there? Wait. That's nice. So, ito na yung continuous ng trail, di ba? Ito na yung continuation ng trail. Medyo half na ba to? Nasa lake na tayo eh. Hindi na to kasali ng trail natin. Oh, hindi na. Yes. So, ano na to? Pupunta saan? Wala. We're just walking around. Okay. So, naabot na pala namin yung lake. Ito na yung lugar. Yep. Sorry. Wait. Check ko na lang. So, bawal mag-swimming, bawal mag-boating, bawal mag-fishing. That's nice, no? So, guys, nakahanap na naman kami ng spot na pagpapahingaan. Deck na talagang tapat ng lake mismo. So, yung history ng lake, hindi namin ma-search kasi walang signal na. So, i-ano ko na lang, i-voice over ko na lang sa videos kung anong history nito. Pinaka-old na lake to, no? Isa sa pinaka-old. And undisturbed siya. So, it means hindi siya na-check pa sa ilalim, kung anong meron sa ilalim, kung anong mga nandito. So, you know. Yun lang. Enjoy lang namin yung view. Tapos na kami sa ruta namin. Kasi ito yung goal eh, yung makapunta sa lake. Ito yung trail na ina namin na sa lake, di ba yung goal natin? Akala ko medyo mahaba pa. Pero ilang kilometers to? Yeah, pero hindi ko in-expect na ganito na nandito na tayo agad sa lake. So, tamang pahinga lang, chill. And spend your time sa nature. Kasi puro kami work. And hindi nakakalayo sa ano, city. Nang ano na. Okay, so ito another spot. Malapit na talaga kami sa lake. As in. Yan siya. Yan yung view. So nasa end na tayo. So pabalik na tayo, guys. Yan. Yan. Eh nga, kanina may nakausap ako. Grabe. Mag-asawa. Tapos, nag-video sila.
Akala nila nagvi-video lang ako or ginagalaw ko yung phone ko. And then sabi ng matandang babae, "Are you a YouTuber?" And then sabi ko, "I'm just starting. I only have 87 subscribers." And then yung matanda, pinakita niya sa akin yung sa YouTube. Sinerch niya yung pangalan ko sa YouTube and then nag-subscribe. So ganoon talaga. Small tayo sa ano, mga small winnings. Malay mo, 'di ba? Malay mo soon maging umabot na tayo sa 1,000 and then maano tayo, ma-monetize. Ganun lang, slowly lang. Bumalik kami sa spot kanina sa kung saan maraming tao. Ito yung lake. Harapan ng lake. Let's go. See? Step 1, 2, 3, 4, 5, 7. Boom! So, itong bahay na to. Yan. Long houses open daily. Yun yung mga sinaunang bahay ng mga ano, sinaunang tao. Ganyan bahay nila before. Gawa sa ganyan. So, ito yung mga ano, balat ng hayop. See? Yeah. Yan, mga balat ng hayop yan. Siguro, parang kitchen to, no? See? No, parang pinakalukalo nila mga artifacts. So cool. Guys, so tatlong bahay yan. Kakalabas namin doon sa may kitchen. Namo, ibang kulay ng squirrel to. Namo, lupit ah. Iba yung kulay nyo. And then ito, pangatlo. Tatlo yan na malalaki. And then ito for sure. Ano to, balat ng kalabaw. See? Para siyang exhibit, no? See? Yeah. Tulo umang bang ba? Is true above that? Yeah. Because they don't have windows. Yeah. Wow, biglang ayos. Ito na yun. And dito, nagdalakad na kami pabalik. Pauwi na, papunta na kaming parking lot. Pero pahirapan din yan. Kasi after ng pababa, dire-diretsong uphill na naman yan after. So, galing kami doon. Now, lalakad na kami pabalik. And, nasa 15K na kami na walk. Probably pagdating namin sa akin, kung saan kami nagpark, is 20 to 25K na yung walk namin. It's a good exercise. And, unwind rin, syempre. And, we've been walking for 5 hours na. Diba? Goods yun. I think malinis to. Sa tingin mo. Kabalik na. Nope. Thank you. Nope, thank you. So, 15 minutes biyahe pa uwi. Then mamaya mag-boxing pa kami. So, ito try natin mag-jog. Pakyat.
tingnan natin kung pagod tayo hanggang dun sa taas. Whew! Let's go! Maring hindi pagod, and then boom! Ohaw! Hilo! Pabalik na kami. Katapos sa lake. Naka 25,000 na kami na steps. We've been walking for 5 hours. Pero pagod na syempre. Magda-drive pa ako niyan. 15 minutes away. Nakas. Kita niyan? Iyan si Superman pare. And dito, syempre, after ng long walk, up and down, uphill, kailangan mo mag-stretch dito para hindi ka mag-cramps, then makapag-rest na maayos yung muscles mo. Kahit saglit na stretching lang. Yan. Kasi magda-drive pa ako nyan, kaya, you know, kailangan mag-stretch left and right kasi tumatanda na tayo, alam nyo naman. Guys, kakataas lang namin mag hiking and trekking, and bawi na kami. And wala pa rin kaming signal na maps. So, dire-diretso lang kami. Bahala na. And ito yung way namin pa uwi. Baby, hindi ko alam dito straight. Yan, nagutom kami. So, magsa-stop kami. Bibili kami dito sa DQ Grill and Chill. Kasi nahilo na kami and masakit na yung ulo. Gutom na. Bago kami magbiyahe ulit. Kasi 1 hour pa ulit pa uwi. See? Sasarap, di ba? Let's go! Sarap yung chicken, no? Ano to? Bubble cheese, chicken, fries. Okay. Let's go! So guys, this is our second walk of the day. Nagpahingaman lang kami saglit after namin ang galing dun sa May Trail. Pahinga sa backyard, unting idlip, unting kain, and then mag-rehydrate. And then now, we're walking sa regular na pinupuntahan namin na bakery. Which is yung Caledonia Bakery. Kasi maganda yung place, mura yung mga pastries and yung coffee. So mamaya pagdating namin doon, papakita ko sa inyo yung mga pastries. Ayan guys, welcome to Caledonia Bakery. Sasarap niya na ginagawa niya dito. Guys, kakatapos lang namin mag-walking ulit at nakauwi na rin. Galing ang cafe. And mag-drive na ako pa uwi. And just wanna say thank you sa pagsama sa akin sa day off ko. And I hope next time sumama kayo ulit sa mga gagawin ko. Sa mga off ko or sa mga special day na gagawin ko. O kahit mga normal day lang. And please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Yun lang.